Magandang gabi sa inyong lahat. Isishare ko lang ang karanasan ng anak ko. Matagal na ito nangyari pero hindi ko talaga makalimutan. Muntik na kasing mawala sa amin na nag-iisa kong anak. Sa Laguna kami nakatira noon. Doon kasi nagtatrabaho ang live-in partner ko. Isa po siyang detachment commander at nasa 30 hanggang 40 ang guards ang hawak niya. Doon din kami nakatira sa malaking lupang binabantayan nila na pagmamay-ari ni Mr. Marami kaming nakatira roon, mga pamilya. Dahil nga sa dami ng tao roon, hindi may iwas na may mainggit, lalo na sa trabaho at sa iba pang mga bagay. Tumatanggap kasi kami ng mga sinasanla galing sa kasamahan ng live-in partner ko, kadalasan ATM card. Madalas, kasama ang anak ko sa papa niya pag naka-duty. Pwede naman kasi yon, hindi naman delikado gawa ng lupa lang naman ang binabantayan nila. Ang iniiwasan lang na may-ari baka tirhan ng mga squatter. Kadalasan pag nabubor yung mga guards, nagtutong-it sila. Yung iba naman nagiinuman. Yung partner ko po, ayaw ng ganon, lalo na at naka-duty, kasi bawal talaga yon. Siguro may nagalit sa partner ko. Ang masakit lang, sa anak namin itinaan yung paghihigante. Ganito kasi yon. Isang gabi, nagising na lang kami sa iyak ng anak namin. 5 years old pa lang siya nung time na yon. Nagsususuka siya at may konting sinat. Ang ginawa namin, pinainom lang namin ng gamot para sa lagnat tsaka hinahaplasan. Kasi baka nalamigan lang. Hindi rin kasi namin madala sa doktor kasi wala masakyan. Hindi pa rin tumigil sa kaiiyak yung anak namin. Sabi ng partner ko, kunin ko daw yung kamangyan at tsaka insenso. Ewan ko lang kung ano ang tawag sa Tagalog niyan, kasi sa Bisaya, yan ang tawag namin. Doon pa namin yung nabili sa simbahan ng Baklaran. Kasi daw, magpapausok daw siya. Baka raw na engkanto o nausog yung anak namin. Ako kasi hindi naniniwala sa mga ganyan. Pero siya, naniniwala kaya yun ang ginawa niya. Tumigil naman sa kaiiyak yung anak namin at nakatulog na ulit kami. Kinabukasan, wala na siyang lagnat. Pero ang problema, ayaw kumain. Ang sabi ng partner ko, hayaan na lang daw namin muna. Magugutom din yan pag napagod na sa kakalaro. Pagdating ng tanghali, umuwi sila para mananghalian. Ganun pa rin, ayaw kumain ng anak ko. Nagkasagutan pa nga kami ng partner ko kasi napalo ko yung anak namin. Pero maya-maya ay nagkaayos din naman kami. Sinabi ng partner kong may kasamahan siya na ikakasal sa Bicol at yung anak namin ang kinuhang ring bearer. Sabi pa niya, sinukatan na nga raw ng pantalon at barong yung anak namin. Nahiya raw yung partner ko kasi kababayan namin sa Mindanao yung lalaki na kasama niya sa trabaho na nagkaroon ng mapapangasawang taga Bicol. Wala akong nagawa kasi nakakahiya naman kung tatanggip pa kami libre naman ang gastos papuntang Bicol. Sa susunod na buwan daw ang kasal, kaya marami pa kaming oras para makapaghanda. Doon natapos ang usapan namin ng partner ko. Hindi na niya isinama yung anak namin kasi pinapatulog ko sa tanghali. Nung kinagabihan, nilagnat yung anak namin. Grabe, umabot ang 39.2 yung temperature niya. Nataranta na ako. Buti nung time na yon, may naligaw na tricycle sa amin. Siguro may nagpatid na pasahero kaya, ayun, sinakyan namin papuntang ospital. Pagdating namin doon, inasikaso kami ng doktor. Lahat ng lab test ay ginawa sa anak namin. Ang findings, na dengue daw. Umabot pa kami ng 3 days doon sa ospital, pero walang nangyayari. Tinawagan ko na yung tita ko na nasa Rizal nakatira. Ang payo niya sa amin, iluwas daw namin sa Maynila yung bata. Ayaw pumayag ng doktor, pero kalaunan, pumayag na rin at pinapirma kami ng waiver na kung anumang mangyari sa pasyente ay hindi daw nila sagutin. Pumayag kami. Pinasundo kami sa ambulance sa tulong ng tita ko. Nalipat namin sa Marikina Hospital. Ganun din yung ginawa. Kinunan ulit ng maraming lab test ang anak ko. Ang findings, UTI daw. Agad nilang binigyan ng gamot para sa UTI yung anak ko. Pero ganun pa rin. Mawawala lang yung lagnat niya ng saglit pero bumabalik din. Naka isang linggo kami sa ospital. May nakilala yung tita ko.
katabi namin yung bed niya sa ward. Ang sabi niya, ilabas na lang daw namin yung pasyente kasi hindi naman gumagaling. Ilapit na lang daw namin sa albularyo. Ayaw sana ng partner ko kaya lang wala na siyang nagawa dahil ubos na yung pera namin na niloan niya sa SSS. Naawa na rin kami sa anak namin kasi pag nakakita ng nurse o maski hindi nurse, sinasabi niyang nandiyan na raw yung sundo niya. Kaya takot na takot ako. Kaya sinunod namin yung sinabi ng katabi naming pasyente. Inilabas namin yung anak ko. Doon muna kami nakitira sa bahay ng tita ko, sa Rizal. Nagpapasalamat na rin ako kasi wala nang lagnat yung anak ko. Pero ganun pa rin, ayaw kumain. Buti na lang kahit papaano, umiinom ng gatas at saka sumusubo rin ng pakonti-konting biskwit. Yung partner ko, kada 3 araw siya kung umuwi sa bahay ng tita ko. Kasi nga ang layo ng work niya. Sinamahan niya kaming magpunta sa albularyo para mapagamot ang anak namin. Pero ang nakapanlulumo, sinabihan kami ng albularyo na di raw niya kayang gamutin ang anak namin kasi nilason daw yung anak namin. At ang may kagagawan nun ay isang taong may malaki ang inggit sa amin. Kaya naghanap na lang ulit kami ng ibang albularyo. Sobrang payat na ng anak namin. Hindi na siya kagaya ng dati na sobrang taba at cute tingnan. Sabi nga ng iba, parang artista sa gawing bulilit ang anak ko. Pero simula nung nagkasakit siya, pumayat na siya ng sobra. Nung pabalik na sa duty ang partner ko, isinama na rin niya kaming mag-ina pabalik sa Laguna. Ayaw sana ng tita ko pero ang sabi ng partner ko, doon na lang daw kami maghahanap ng makakatulong sa sakit ng anak namin. Gabi na kami na nakarating sa barracks na tinitirhan namin kasi namili pa kami sa bayan ng kakailanganin namin sa pang-araw-araw. Pagdating namin sa barracks, naabutan namin yung kasamahan niya. Sadyang inantay kami para sabihin na kinabukasan na ang alis namin papuntang Bicol. Nagulat siya sa itsura ng anak namin kasi pumayat. Ayaw na sana namin sumama kasi nga may sakit yung anak namin. Pero nagpumilit siya at sinabing meron daw albularyo doon sa lugar ng magiging asawa niya. Magaling daw manggamot. Sumama kami. Para sa kasalat, ang pinakaimportante ay para mapagamot yung anak namin. Sa kahabaan ng biyahe, nakailang beses kaming tumigil dahil sa problema sa gulong o di kaya nagka-trouble sa makina ng sasakyan. Yung anak namin, sa buong biyahe, tulog lang ang ginawa. Ginising lang namin para painumin ng gatas. Sa kalaunan, nakarating kami sa Bicol, sa may Camarines Norte. Hindi ko lang maalala kung anong baryo yon. Nagulat yung magiging asawa ng kasamahan ng partner ko. Kasi yung anak namin, bakit daw nagkaganon? Kaya kinuwento ko sa kanila ang nangyari. Pinayuhan niya kami na puntahan daw namin yung albularyo na kakilala niya na malapit lang sa kanila. Since magtatakip silim na kami dumating, nagpasya kami na kinabukasan na lang kami pumunta. Kinabukasan, mga alas 5 ng umaga, pinasama ng ikakasal yung pamangkin niya sa amin. Hindi ko maisip kung bakit, may baon kaming pagkain tsaka tubig, malapit lang naman ang pupuntahan namin. Kaya tinanong ko ang partner ko kung bakit ganun. Sabi niya, manahimik na lang daw ako. Sundin na lang daw namin yung sinasabi nila. Kaya tumahimik na lang ako. Sabay bitbit ng basket na may lamang pagkain, tubig, at saka may 3 pirasong itlog na native. Sabay alis. Kasi ang kasal, kinabukasan pa. Naglakad kami sa pilapil at tumawid pa kami ng sapa. Sa tansya ko, nasa 1 oras na kami naglalakad. Yung anak ko, nagre-reklamo na. Kaya yung partner ko, tinanong yung kasama namin kung malapit na ba. Ang sabi, oo daw. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pagtingin ko sa relo ko, 10:00 na pala ng umaga. Kaya pala masakit na sa balat ang sikat ng araw. Nagtanong ako dun sa kasama namin kung malayo pa ba. Lumaglagang pang ako kasi ang sagot niya, oo, sabay turo ng nguso niya. Kasi pag nguso ang ipinantuturo, talagang malayo pa. Gusto ko nang sumuko. Kaya lang, pag nakikita ko yung anak ko, lumalakas ako. Kaya sige, lakad kami ng lakad na ang daan ay pilapil. Minsan makitid na daan paakit sa bundok. Sa awa ng Diyos, nakarating din kami sa bahay ng albularyo. Pero sadyang malas kami, gawa ng wala raw doon yung albularyo. Nasa sakhan daw. Halos maiyak ako sa pagkadismaya. Biro mo, 1 oras at kilometro ang nilakad namin tapos wala doon ang sadya mo. Ang masaklap pa, gabi na raw kung ito ay umuwi. Kaya ang ginawa ko,
Binigyan ko ng pera yung bata para dalhin ako sa sakahan na sinasabing doon nagpunta. Lakad na naman kami, gutom at pagod at uhaw. Dagdagan pa ng sikat ng araw na tumatama sa balat ko. Kaya nagtanong ako sa bata kung may pwede bang masakyan papunta doon sa sakahan. Ang sabi meron daw, may bayad na 50. Sabi ko naman, kahit 100 pa yan, babayaran ko. Mapadali lang ang pagpunta namin doon. Saglit akong iniwan ng bata. Kasi raw, magpapaalam siya sa kanyang tito na may mag-aarkila ng sasakyan nila. Ang ina-expect ko, tricycle lang aarkilahin. Kabayo pala. Nanlaki yung mata ko kasi hindi ako marunong sumakay sa kabayo. Pero no choice, para sa anak ko kaya sumakay na rin ako. Takot na takot ako nung una, pero kalaunan, nag-enjoy na rin ako. Mga 45 minutes, nakarating na kami doon sa sakahan. Ayaw sana pumayag ng albularyo kasi raw, tumigil na siya sa ganyan. Nagmakaawa ako sa kanya. Nung sinabi kong bata ang gusto magpagamot, pumayag na rin siya at ang sabi, mauna na raw kami pabalik at susunod na lang daw siya. Pero bago ako umalis, sinigurado ko muna talagang susunod siya. Nangako naman siya, kaya sumakay na ulit kami ng kabayo. Nung malapit na kami sa bahay ng albularyo, nakapagtataka. Andun na yung matanda. Kausap yung mag-ama ko. Bago niya ginamot yung anak ko, kumain muna kami. Pero yung anak ko, ayaw talagang kumain. Gatas lang ang ininom. Pagkatapos namin kumain, nagsimula na siyang gamutin ang anak ko. Andun na yung binubulungan niya ang anak ko. Nilalawayan. At ang panghuli, nagtanong siya kung may dala ba raw kaming tatlong itlog. Binigay ko sa kanya. Dinasalan niya. Tapos yung isa, binasag niya. Yung laman, parang ginawang lotion sa buong katawan ng anak ko. Tapos yung isa, niluto niya ng half cook. Binuksan. Tapos pinainom niya sa anak ko. Ayaw sana inumin ng anak ko kaso tinakot niya na ipapakain daw siya sa mumu. Kaya sa takot ng anak ko, kahit masuka-suka, ininom niya. At yung pangatlong itlog naman, isinalin niya sa amin pagkatapos dasalan. Ang sabi niya, itapon daw namin pag may madaanan kaming sapa. Huwag daw namin lilingunin ng itlog. Sa ganun natapos ang gamutan ng anak ko. Nagtanong pa ako kung kailan ang balik namin. Pero ang sabi niya, bakit pa raw kami babalik? Eh magaling na daw yung anak namin. Hindi na lang ako umimik. Pero naiinis ako. Bakit niya nasabing magaling na? Eh isang beses pa lang niya ginamot. Ayun, lakad na naman kami. Medyo takot na ako kasi papadilim na. Pero hindi ako nagpahalata. Basta pag nadaan kami sa pilapil, nauuna ako o di kaya nasa gitna ako. Ayaw ko magpahuli. Baka mamaya biglang may humila sa akin. Paranoid na kong paranoid. Basta ayaw ko talagang magpahuli. Madilim na nang sapitin namin ang sapa. Buti na lang may dala kaming cellphone na may flashlight. Yung lumang model ng Nokia. Kaya medyo lumiwanag. Naalala ko yung bili ng albularyo. Kaya sabi ko sa kasama ko, itatapon ko na yung itlog at walang lilingon kahit sino sa amin. So nung naitapon ko na, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Hanggang makarating na kami sa bahay ng mga alas 8 ng gabi, nakaramdam na ako ng gutom. Kaya lang, wala pa sila na ilutong ulam. Ang sabi mag-iihaw daw sila ng baboy, mas lalo tuloy akong ginutom. Pero tiniis ko na lang. Yung partner ko, pasimple ang loko. Binabawasan yung biskwit ng anak ko. Iniwan ko sa sala ang anak ko. Maya-maya, narinig kong sumigaw. Nanghihingi ng pagkain. Nagkatinginan kami ng partner ko kasi hindi namin maisip. Kulang-kulang isang buwan na hindi man lang siya nanghingi ng pagkain. Laging gatas lang siya. Sa tuwa ko, pinuntahan ko yung mapapangasawa ng kasama ng partner ko. Nanghingi ako ng pagkain at kahit hindi pa tapos ihawin, nanghingi na talaga ako ng kahit isang hiwa man lang para makain. Ang dami nakain ng anak ko. Kung may nakakita sa anak ko na hindi siya kilala, aakalain talaga na isang pulubi ang anak ko na nung time lang na yun nakakain ng masarap. Nagulat pa nga kami lahat kasi biglang umiyak ang anak ko. Akala namin kung napapano na. Ayun pala, gusto pa raw niyang kumain pero busog na raw siya. Simula noon, bumalik na sa kasibaan sa pagkain ng anak ko. Kaya hanggang ngayon, mataba pa rin siya. At simula din noon na ginawa ng masama ang anak ko,
hindi ko na pinapasama sa papa niya sa trabaho. Baka kasi maulit na naman ang nangyari sa kanya. Ang lason daw ay idinaan lang sa tapik sa upuan, papunta sa anak ko. Simula nun, kung magkakasakit man ang anak ko, sa awa ng Diyos, gumagaling din. Dahil may pangontra na rin siya laban sa lason na binigay ng albularyo. Pero kahit may pangontra pa siya, di pa rin kami lubos na nagtitiwala. Sinasambit pa rin namin ang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang kapalaran natin. Ang albularyong gumamot sa anak ko ay siyang ginawang instrumento para gumaling ang anak ko. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Maraming salamat sa matiyagang pakikinig.